In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Is the Trinity logical? You wouldn't just take the Trinity on faith alone. Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The Book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity, becoming impure was by eating certain animals. Back to the Truth Ministry ay patuloy na bumabati sa inyo ng magandang gabi po. Hangad po ng programang ito na saan man po kayong panig naroroon ay datnan po kayo ng ating pag-aaral na nasa maayos na estado ng inyong kalusugan, lalo tigit ng inyong pong espiritual na pakikipag-ugnayan sa atin pong Panginoong Diyos. No? At ang atin pong makakasama ngayon ay isa pong masigasig na lingkod ng ating Panginoon, napakasipag sa gawain ng Panginoon. Ano ho? At tama po yung ating topic ngayon. Ano ho? Kasi ang ating pong speaker ay isa pong teacher. Ayan, ha? At kung Inglesan lang ang labanan, no? Ipang babato ko ito. Okay. Ang paksa po natin mga kababayan ay the true meaning of Christian education. Ayan. Alam nyo ho, napakagandang paksa po nito. Meron po kaming inihanda sa inyo na dalawang part. Ito po yung part 1. Ano ho? At dito po sa ating pong part 1 ay nakapokus po yung ating true meaning of Christian education dito po sa ating family. And the next Monday, dalawang araw po natin makasama ang ating speaker. At next Monday, ang ating naman pong focus ay para sa mga teachers and mga instructors o kung saan man mapadpad pa yung ating pag-uusap. Ano ho? Yan. Ang atin pong butihing tagapagsalita ay si Sister Sharon De Los Reyes, no? So bago tayo pasimula, ano? Bago tayo manalangin ay pababatiin ko muna yung atin pong magandang speaker. Sister Sharon. Ayan, so good evening po sa ating pong mga kapatid, sa mga friends out there. Actually, Brother Broper, it is an honor actually. So I was thinking kasi a while ago na parang this will be live and my students could see that I have to speak Tagalog. And ever since in the school, I haven't spoken Tagalog words in my university. So it is quite a challenge. So probably they would be surprised seeing me maybe later on. I don't know, but then thank you po. And I just want to share also the experience that I have today. I went po din sa isang kasal that they were 38 years ano po na they've been living together, but then because they have to accept Jesus Christ, amen, they have to be married today. So ako po, I was also their MC this afternoon, so medyo talagang garag din, but then I'm so blessed ano po to see people who are going to accept Jesus Christ to fix their lives. Ito po kasi pinaka-importante, mabuti na maayos muna yung ating mga pamumuhay when we follow Christ or no. So they decided to be married after 38 years of living together. So ito po yung from Salawas, sina Ma'am Maribel and Sir Roberto. Ano po. And finally, yes. So from Salawag Mission Church. Ayan, so good evening po. And I hope that you can also watch this. And then Mommy Rose, thank you po sa opportunity. So sa mga friends out there, so good evening po. And I hope that you will also be learning. Ito po yung pinakamagandang message, Brother Fernando, for this time. The true education alone is somehow forgotten, na nakakalimutan na ng ating mga magulang. So madaling sabihing mag-educate ng estudyante, especially in this pandemic, and po, but we can see the challenges po talaga. So we will be discussing this one forward. So yun po, so good evening po sa lahat. Partida pa yan, mga kaibigan, mga kapatid, ha? Pagod pa ho yan. Galing pa lang pag-MC yan, ha? Pero nakita nyo naman ang beauty, ha? Parang fresh pa rin, ha? Sabi nga, no? Actually, sabi ko nga, next Monday na lang para makapagpahinga siya, ano?
Pero nakakatuwa kasi wala daw pong atrasan. Sabi niya, talagang tuloy-tuloy. So makikita po ninyo yung kasigasigan po ng ating speaker sa paglilingkod. Ano ho. So mga kapatid at mga kaibigan, anyayahan ko po kayo sa isa pong maikling panalangin. Let us pray. Dakila po naming Diyos, muli po naming pinagtatagubilin sa inyo ang aming pong mga sarili, gayon din po ang mapapaabutan ng pabalitang ito. Angat po namin, Ama, na gamitin ang programang ito ng Back to the Truth Ministry sa ikapagbubunga ng mga ikaliligtas ng mga kaluluwa. At kapag nahayag na po ang inyong anak, ay marami po kaming papainlang nasasalubong po sa inyo sa alapaap ng langit. Muli po, bendisyon po ng langit at ang banal na espiritu ang aming makasama sa loob po ng isang oras ng aming pag-aaral sa pangalan po ng aming Panginoong. Amen. Yan, so tayo po ay magpapasimula na po at bibigay ko po ang mic sa atin pong speaker, no? At I hope maunawaan ko yung kanyang sinasabi kasi pag nag-i-English na po yan, medyo na napapanganan na lang ako. Stersia, wag mo persahin, ha? Para makasunod ako. Okay, so ang atin pong topic, ulitin ko po para po sa atin pong mga kababayan, ay ito po yung part 1 ng The True Meaning of Christian Education. At magpapasimula po tayo sa ating pagpapokus sa ating pong family. Sister Shia, go ahead. Ayan, so thank you, Brother Brofer. Actually, I want you to stay with me. So parang, because you will be my student this evening. And po, so I'm sure that the people who are watching also right now can relate actually with your experiences. And as well as, you know, as a mother and also as a teacher. And this is also as a father, ano po, and having children. So I'm sure po mga kapatid this evening, we are also struggling, ano po, especially in this pandemic, that people want, especially parents, they want their children to have the true education. Now, the question nowadays is, sabi nga po di ba, Brother Broker, no, a lot of people are going to school, but they are not educated. How come that people go to school, even they finish their degree, master all, the doctoral degree, yet somehow they are not yet educated? In what way ba nagiging uneducated tayo? Especially mga Filipino, we are aiming for higher education, tama po ba? And we can experience actually bilang mga magulang, the struggle, sabi nga po kanina ng aking kasama din sa kasal, na parang they want to go to school, online classes, but people nowadays don't want to go to school. Kasi because of online classes, the question is, yet, after po ng mga graduation for a few months ago, weeks ago, ang dami pong mga may honor, highest honor, with honor. So I asked the teacher, how can you gauge the yung measure po ng level of yung excellence ng estudyante sa online? Especially module, di po ba? And I'm sure sabi nga po ng mga teachers, yung mga nanay ang sumasagot ng modules, or yung mga tatay, have experience po ba yung Brother Broker that actually, you also answered? Kahit dito, sister siya, minsan talagang hindi maiwasan, talagang tutulong tayo sa ating anak, lalo na sa public, napakarami po ng mga task na dapat po nilang tapusin, sister siya. That's true, hindi po ba? And then I'm sure that I also have experience. So I have students, I've got like 5 students, not from my home. So they asked me if I could help them. So ano nangyari naman, they gave me all the modules, parang AP, then English, the whole modules alone, but you have to answer that one. So I had to answer for 3 days, na parang, is this my job? So I called the students, na parang, this is not my job. What I have to do, pala, sister, yes, I told them, what I had to do was to help them not to answer the questions of the modules. So, and I can see also the struggles of the parents, especially in the Philippines, not all Filipinos naman talaga, Brother Broper, go to school. Even yung mga baby boomers, yung mga magulang natin way back then, talagang hindi naman talaga sila nag-aral until higher education, para until college. So usually elementary and high school. And nowadays, the lessons are harder. Diba, elementary pala, meron na silang algebra, geof. Parang ano ba to? Meron na ang hirap. And I hate math talaga, Brother Broper. So, yes, they have also advanced math. Di po ba ako na kung drawing. But then, the parents nowadays, the problem of the parents nowadays are about what we call how to bring and give their children the true education. But the people also nowadays, they think of the word education alone. Ang nangyayari kasi they force their children to be educated, pero minsan mali.
Kaya minsan tuloy, di ba, parang nakapag-aral ka, pero hindi ka naman edukada. Edukado, and how many times people will tell that, no, nakapag-aral ka pa naman, pero baka din ang ugali mo, di ba? Parang hindi ka naman nag-aral, di ba? And the more na nag-aaral ang tao, the more na minsan, mas nagiging, mas mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Di ko ba? And I'm sure that we can also experience that. But nowadays, the true education is missing sa lahat ng bagay ngayon. Kasi pag sinabing education, ano po ba, Brother Broper, sa'yo? When you say education, what does it mean to you? Oo. Ako, common scenario yan, Sister Sha, na naisip ng tao kapag sinabing education, yung taas ng pinag-aralan. Di ba? Kapag sinabing education, parang kapag ikaw graduate ng masteral, katulad mo, graduate ka ng masteral, parang yun ang tinitignang education. Kaya lang, sa Facebook, napakarami niya, Sister Sha, eh. Matataas ang pinag-aralan, pero pag manalita, parang walang pinag-aralan. At yun namang hindi nakapag-aral, pag manalita naman, talaga irerespeto mo naman. So, dito, pagkainan ng education, general concept, tungkol talaga sa tinapos. Yes, and that's so sad kasi that is hard nowadays to measure the word education. Kasi the parents nowadays, yung mga magulang natin, akala lang nila when they go to school, the children go to school, nakatapos elementary, nakapag-aral na. High school, ay, nakapagtapos na yung anak ko. Diba? So, sa Pilipino, yung competencies talagang sobra. Lalo if you go to Korea, talagang sa kanila, dapat na-aim mo yung highest standard bago ka makapasa sa university, dapat makapasa ka ng exam. So, sa atin, ang dami rin, diba, parang, naku, mahirap ka, bawal ka mag-nursing. O, mahirap ka, bawal ka mag-doctor. At saka, Sister Sha, maputol ka ta, naalala ko kasi sinabi mo yung mga Korean, ano? Meron ako estudyanteng Korean, hindi niya na-hit yung ideal grades nung ano niya, nagbigti, Sister Sha. Oh. So may mga ganito pa lang ano, may mga ganito pa lang scenario. Oo, scenario ang mga tao na kinakailangan yung pag hindi mo ma-hit, abay nadidepress ka ng gusto. Actually, not only in Korea, even my students in perpetual, a lot of them nowadays talaga, they are depressed. Not because of it's hard to study, no. They're depressed because they cannot meet yung gusto nila, lalo yung matatalino ngayon. They have the hardest way to achieve their grades talaga kasi iniisip nila walang challenge. Ang hirap magkaroon ng kompetensya sa online. Imagine mo, nag-online kayo. I had 50 students, 55 students po in my class. Imagine, I had to call them one by one, 55 students. Paano matuturuan ng isang class na may 55 students online class? Pag present lahat, 50. Pag absent na kalahat, 25. So parang, ano? Ang saya. So, ang hirap po. And I experienced also nowadays, so sa parents, like, you only study ka lang dyan. Go in your room, study. But nowadays, students are not studying. Nagsasady sila online, but they are facing also Facebook. They're also facing YouTube and Netflix at the same time. So si teacher, nagdi-discuss, ewan ko pa yung mga nanay dyan. I'm sure you can relate with me. Yung mga sudyante po, akala nyo lang off, naka-off ang camera, pero nanonood pa rin ng ibang site. Tapos naglalaro ng ML, ayan, Mobile Legend, Call of Duty, ayan, ano na lang laro, lahat. So, why? Because they are not into what we call education nowadays. So, what is the true education that God wants us to have to His children? Kasi nakalimutan natin ngayon, we are into education, but we have to mold the aspects of life. Ito yung not only the mental, but of course, physical, social, emotional, and the word spiritual. Kaya po, ilang schools ba ang nag-o-offer ng spiritual values? Diba? Sa school namin, ang daming FCL. FCL 1, 2, forever. Ayan. So, I mean, like, until you graduate. So, kapag nalaman mo, parang, wow, naku, santo ka na kasi ang dami-dami mong religious classes, gano'n. So, hindi na siya nagmamatter minsan, no? Parang, naku, mula prep, meron ka ng ganitong religious class. Hanggang college, may religious class ka pa rin. O, santo na ba kayo? So, the more that they are, ang hirap i-gauge when it comes to education. Because education sometimes, as what you've mentioned, it talks only about degrees. Some other people, it talks about completion. Example, their medals, trophies, achievements, awards. So doon, kaya di ba pagkatapos nung graduation na nakaraan, nandami nakapost sa Facebook. Oh. Wow, congratulations to my daughter with highest honor. Oh. Second, naku, congratulations, naku, you did that with honors. Kaya yung mawalang honors, tahimik na lang. Kasi, parang feeling ng
Walang maipost. Oh, hindi ka ma-post. So, may mga magulang na parang they are so happy pag when they see their children are into aiming higher grades. Walang problema doon, Brother Broper, to aim higher grades and to achieve the best goals. But the most problem nowadays, anong klaseng education ba ang binibigay natin sa ating mga anak? And ano bang klaseng mga education ang binibigay ng mga magulang ngayon sa ating mga anak? Ang sabi po sa atin sa messages, sulat din ni Alan G. White when it comes to education, ano po? It is about the higher aim. The true education, the Christian education, and even Christian, the true education alone, Brother Broper, has the highest aim. And that is about knowing our God. To bring back the glory sa mga tao kung para maunawaan nila ano nga bang tunay na edukasyon. Could you imagine nowadays, diba, Brother Broper, even at the 21st century, some people still believe that we are from the 8th. Diba, galing pa rin tayo sa mga unggoy. And some people still believe that dun tayo, tayo sa isda, naging tao lamang. And imagine mo until now. Diba, that's why they hate the word creation because they want to believe in the word evolution. And that is so sad because even we are aiming for the true education, minsan, ang mga teachers natin, tinuturuan yung ating mga anak na evolution. Di ba? Sa school ng mga, sa labas o sa iba't ibang school, tinuturo pa rin ang kay Charles Darwin or the theory of nebula theory o yung mga pagsabog ng mga, alam mo, ang daming theories when it comes to education. Pero ano nga ba ang learning na gusto nating ituro sa ating mga anak? Baka kasi minsan, puro lang Brother Roper intellectual. Oo. Mahalaga bang intellectual? Ano mo mas mahalaga para sa'yo? Intellectual ba or mental? Oo. Eh kapag ka general, ano na naman ang ating tatanungin dyan, nakapokus sila laging doon sa, ano eh, sa mental, ano, na dapat talaga kailangan yung anak ko, hindi mapapahiya sa mga ano. Kagaya sinasabi mo, marami dapat achievement yan. Oh, naalala ko tuloy si Sister Kylie. Opo. Pagka gumagraduate, kapag dumadako sa recognition, ang daming ano eh. No? Pero katulad nga ng binabanggit natin, ano, yung maunawaan ng ating mga kababayan, ang focus natin ay Christian education. Ano? Marami nga kasi education, yung kahit ito binabanggit mo, Sister siya. Ano? Kaya lang, kapag ang mahirap dito, Sister siya. Kahit marami kang natanggap na achievement, marami kang ano yan, mga medalya, ano, marami kang mga certificates. Kaya lang kapag ka yung iyong pundasyon ng education ay wala sa Panginoon, ito yung mahirap, Sister siya. Yan, totoo po, no? Kasi we are also be blinded. Even our young people nowadays, kaya marami nagbibiktim na may anxiety, may depression because sabi nga po na isa kong kakilala, isang kabataan natin, na sabi niya, ayoko nang graduate kasi nag-moving up. Sabi nung, bakit ayaw mong graduate? Kasi si mama, si papa, hindi naman proud. Bakit hindi proud? Kasi wala akong award. So parang ang education is about getting an awards. Hindi masama, Brother Roper, to get awards, di ba? Sabi mo nga, as Atikal, also received a lot of awards. I was so happy and I was so proud that time. Pero I saw na parang tayo ka lang, parang na-force ko ba yung aking anak? Did I force Kyle to study? Pero nakita ko naman she was so eager to study. Pero feeling niya pala, na-force ko siya kasi parang may expectation ako. So, and that is so bad. Kasi akala ng mga magulang, nagiging mabuti silang magulang kapag yung anak nila may honors. Na parang utalino ng mama mo, ba't wala ka kahit isa? Kaya feeling ng mga bata ngayon, they are not appreciated because they couldn't get any awards. And that is wrong because education is, hindi naman lahat ng tao pwede magka-awards, di ba? Oh. Hindi naman lahat out of 55, lahat sila first honors, oh, second honors, di ba? Imposible. Kumbaga sabi nga, it is what we call still yung pagiging competent nila sa bawat isa when it comes to their classes. Oh. So, but parents also have forgotten na ang anak nila pala ay hindi pala dapat nakafocus sa worldly education. Yan. So, ito kasi ngayon, what is heavenly education and what is worldly education? Ano yung importante yung nag-aaral yung anak mo, nagbikte kasi bumagsak? Ayan. So, ang dami pong ganun, di ba yung last time na parang sa daming ginawa ng sudyante, na yung module niya, tinapos niya, na late lang siya ng pasa. Anong ginawa ng teacher?
the teacher did not accept the late modules and that student committed suicide. Yung nagpakamatay po, tumalun siya ng building dito somewhere in the zone. Imagine mo, it is so sad kasi ang gusto ng bata, may pass niya para makapasa siya, para ano po, para mayangat ang buhay nila. And minsan kasi, yun ang maling idea natin sa education. Parang, pag nakapagtapos ka, naku, gaganda ang buhay mo. And that's true naman. Pero hindi lahat pala, Brother Roper, na nagtapos at naging cum laude, summa cum laude, magna cum laude, ay nagkaroon ng magandang future. Tama. Diba? May kilala ka ba naging ganyan? Ay, meron. No? Meron. Meron akong ano talaga na graduate siya ng ano. At actually, malapit na sanang mag-attorney. Ano? Oh. Kaya lang, medyo hindi maganda yung kinahinatnan ng kanyang future. Ayun, eh, nawala sa kanyang pagtuturo. At iba na kinakarir ngayon. Diba? At marami po sa kanila nawawala din talaga sa tamang pag-iisip. They are also in so what we call depressions because hindi nila ma-imagine na parang tapos ako ng ganito, tapos ganito lang ako ngayon, di ba? Hmm. Kasi that's the measurement of our education in our country. Yung ano ko, sister siya, yung aking kaklase, ano ho, kaklase ko yan ang mula second year hanggang fourth year high school, na nakagraduate na ng ano yan, nakagraduate ng architect at nakapasa. Talagang may lisensya siya. Kaya lang po, dumating sa pagkakataon, uminom ng liquid sosa. Oh. Uminom ng liquid sosa. Isa lang po ang naging dahilan, sister siya. Hindi naging proud yung kanyang parents sa kanya kasi hindi yun ang gustong kurso ng kanyang magulang. Oh. So, dahil lang doon, isang buhay ang nawala. Yan, nakakalungkot. Saka, I guess it's common nowadays because the parents are the one making decision for their children. Because what the parents think, like, this is the best thing for you, the best courses for you, ito dapat ka. Pag hindi ka dyan, I'm not gonna be proud of you. And the same thing, ang dami po mga estudyante ngayon na ganyan din yung naging cases. So parang, they have chosen that kind of field because of their parents. So parang, they don't like it, but their parents force them na parang, hindi ka pag-aaralin pag hindi. Oh. I mean, that support you pag hindi ka naging ganyan. So it is so hard. But then, it says in here, no, kapag wala tayo palang karunungan, we have to find wisdom. Sabi nga po sa Colossians 2 verse 3, may mga Bible ba kayo dyan, Mother Roper, na Tagalog? Yeah, maybe you can read for us as well. Di po ba? So, nung saan, how to understand the true education alone. So, this is really with the guidance of the Lord. Sige po. Colossians 2 verse 3? Na Tagalog? Opo. Wala po ang Tagalog. Verse 3? Yes, sir. Verse 3. Ganito po ang sinasabi po sa saling ang Biblia na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ayun, yeah. Tinutukoy po siya ang ating Panginoong Diyos na kinatataguan ng karunungan. So, ang sino palang walang karunungan at kaalaman ay kailangan palang ano daw po, humingi sa ating Panginoon. At minsan ang mga magulang, feeling nila matalino talaga sila. Kasi magulang sila eh. Parang they think that they know everything. At ang mga anak, wala kayong alam. Kami lang kasi alam na namin yan. So they have thought na sila mismo ang may kaalaman. But actually, they lack of understanding. And they lack of wisdom. Sometimes I ask my student kasi, what is the difference between wisdom and knowledge? Again. So, hindi kasi namin sa maunawan, ano ba yung wisdom? Ano yung knowledge? Magkaspareho po pa sila, Brother Roper. Oh, wisdom and knowledge. Siyempre, sa ating Christian, magkaiba ito. Pero siyempre, sa mundo natin ginagalawan, synonym ito eh, para sa kanila, parang iisa lang yan. Kay knowledge, kay ano, wisdom, pareho lang. Ano? Pero sa Biblia, sister siya, alam natin na ito ay malayo ang pagkakaiba. Yung isa rito nakukuha mo sa ano eh sa school, nabibili mo, pero yung isa rito nanggagaling sa Panginoon. Yan, tama po. Di po ba wisdom comes from God only because wisdom is about to discern what is right and wrong between good and evil. That and that is wisdom. Well, knowledge alone, we can earn that. And everybody can have knowledge. Magbasa ka lang, oy, may knowledge ako tungkol dito. That's why people cannot understand that some people, even though hindi nakapag-aral, they have wisdom. Di po ba? And some people naman, akala nila ang talitalino nila, they have this knowledge na
yun po yung nakakalungkot kasi I also experienced that na parang nakabuli talaga na parang as in talagang they would degrade you kasi kapag tapos ng PhD, tapos they would degrade your school. Ang hirap po kapag hindi ka nagtuturo kapag maganyan. So, it is hard to understand, but then actually you can know exactly kapag ang isang tao ay meron talagang wisdom or knowledge. Ano po? Sabi nga po sa atin, no, it is about connecting with Christ. Imagine niyo po, wisdom should connect us with Christ. Sa ating bang mga magulang, as we educate our children, nadatanda ba natin ang ating mga anak kay Kristo? Naturuan natin sila magbasa ng ABC, naturuan natin sila mag-multiply ng division, lahat, no? So, sabi nga po nung isang bata, no, share ko lang din sa isang YouTube when it comes to calling 911. So, may isang batang babae na tumawag sa 911. At the age of, I guess, she was only grade 2, sabi niya, or grade 1. Sabi niya po, "Hello, excuse me, is this 911? Oh, yes, am I calling for the... yung nag-destroy po ng mga building?" Sabi niya, "Why?" "Because I have to call this company because I want them to destroy my school." Sabi, "Why do you have to destroy your school?" "Because my school only gives homework even Saturdays and Sundays. So I don't want to study anymore." So, yun. So yun po yung sinasabi nila na parang ang bata, na-stress din sila sa school nowadays because of the parents and as well at the same time with the teachers. Ano po. So nakakalungkot. Pero ang sabi sa atin, no, when we are teaching our students, even the school, we have to find out yung character kasi, Brother Roper, is very important. Opo, opo. It's about molding the character of our children. Hindi lamang siya mental, hindi lamang intellectual, but also their characters na dapat na tuturo ng ating mga teachers o ng ating mga magulang sa ating mga anak. Tama po. Naturuan po bang mga anak natin sa online or sa module na maghugas ng plato? One time I asked my youngest, ang sabi ko pa, "Oh, sige, maghugas ka ng plato. Anong una mong gahugasan?" Sabi niya, "Plato." Sabi ko, "Hala, wala ba kayong ano? Wala bang nagturo sa inyo yan sa school? Di ba pinag-aaralan niyo sa school?" Ganyan, sabi niya, "Wala nang ganun, ma. Hindi na uso yan." buti sa atin, sister siya, sa pathfinder meron eh. Kung ano unahin eh. Oo, sa kanila sa school po ngayon, hindi na uso yan. So hindi na po uso ang turuan ng mga bata na maglinis or alam mo yun, the word character building, ano po, it is very important in our education. How to build the character of our children. Sabi po sa atin, sa panahon natin ngayon, parents are just concerned how good their teachers would be. Kung gaano kagaling ang teachers ng kanilang mga anak. Kaya po si Teacher Ye minsan, most requested sa ESN, na parang, "I want Teacher Ye to be the teacher of my students," ganyan, or my kids. Kasi alam nila, ang mga magulang kasi, they're thinking that if the teachers are good, and the teachers are best teachers in the school, their children will be in the good hands. And that's also true. Kaya minsan, ang teachers po talaga, isang ano yan, isang sila po yung commercial ng school. Sabi, big flyers talaga ng isang school kapag magagaling yung mga teachers. Pero ang tanong, it's not only about being magaling of the teachers. So I also teach college students po talaga, Brother Roper. You know what, every time I teach them, every morning na nagka-class po ako sa iba't ibang klase, I always make sure that I pray for them and I give them inspirational talks. Bakit? Because nowadays, I have realized po pala, kahit anong galing mo sa pagtuturo sa ating mga estudyante, they can forget, but they will never forget the first word that you will tell them early in the morning, especially the positivity. Ano po, sobra pong nakakalungkot kasi ang kabataan ngayon, they are just in the rooms playing and studying at the same time. Especially we are still again in lockdown because of Delta variant. So the students nowadays are very bombarded with social media. Kaya po, very depressed sa mga kabataan. They look okay, but they are not emotionally okay. Nowadays also, sabi po sa atin na, the mind of man is about into communion with the mind of God. So the true education pala, Brother Roper, should bring their children to know God. Do you think, Brother Roper, no, nagagawa pa kaya ito ng ating mga teachers o ng ating mga magulang? Oo. That they bring their children to God. Yes, kapag ka maglilibo tayo, sister siya, sa iba't ibang mga school, actually yung prayer,
ginagawa lang dahil kasama sa program ng school. No, hindi talaga at yung prayer na yon naka-pattern, no? Nakakabisa. Ang tawag doon usal na lang yun . Oo, pero ang talagang prayer, yung talagang dapat maituro ng teacher, yung nanggagaling talaga sa puso ng mga bata. Ano? So makikita rin natin, sister siya, no? Na ito yung nawawala sa ating education, yung ang bata ay ilapit sa Panginoon. More on knowledge lagi, more on knowledge. Doon lang sila nakatutok. Yan, totoo po. And that is very dangerous in the last days. Sa ating pong panahon ngayon, sa ating kapanahunan na in this pandemic, talagang the children don't like anymore to study. Pero what they need more is about having the Word of God. Alam niyo po ba, one time I received a text from my student after ng aming pong final exam, sabi niya, "Teacher Sharon, I would really miss you because I have experience that school is not only studying, but it is fun." So I told him, "Why do you think it's fun?" "Because it's fun because you are there. You make our lives easier." And we thought, sabi niya po, isa kong freshman student, in purposive com, I thought that lesson was so dull, so boring, kasi that's only purposive communication. But then when he was in my class, he was very eager to learn because he found out he needed to learn, and not only about the ways of the schoolwork, not only the books, but even the Word of God. So I told them, "You will forget our lessons, but these words of the Lord will not leave your hearts." And that is very important talaga, ano po, that we encourage our children to know Christ. Mm. While they are learning, they are also reading the books outside, they should learn the Word of the Lord. So the Bible will be also their guide. Di po ba, Brother Broker, ano po? Oo. Tsaka ganito, sister siya, no? Maganda yung tinatalakay natin, ano? Isang nakikita ko rin dyan, ano? Yung, ito, bato-bato sa langit, mga kababayan, ano? Pero nalulungkot ako kasi yung mga nag-aaral sa ating pamantasan sa University ng Pilipinas, halimbawa sa UP, no? Sa halip na matutong maglingkod sa Diyos, sister siya, ang natututo ay magwelga, ano? Ibagsak ang pamahalaan, no? Which is hindi ito yung true education na binabanggit ng banal na kasulatan, ano? Ngayon, sister siya, meron akong sa iyo. Meron bang tawag dito, mayroon bang advantage yung Christian school dito sa sa common school o something like that? Ano ba ang ano dito? May malaking factor ba na kinakailangan ng isang tao para makamit ang education? Dapat nasa Christian school siya, wala siya sa public school o or sa non-Adventist school na. Actually, as an Adventist, ano po, we are so proud because we have our own institutions. And actually, our institution is really one of the best schools, especially here in the Philippines. Kasi imagine mo po, even the nursing exam, the med exam, talagang 100% po ang ating school. At marami tayong schools na institution natin, ano. Siyempre, of course, there's also an advantage, especially if you have means talaga. And I'm sure that all parents, especially like us, if we want to have Christian education, what we want is to bring our children and send our children to our schools. Sabi mo nga a while ago, as you mentioned about UP, not all naman ng mga tao sa UP ay ganyan. But then, nakakalungkot lang kasi, iba kasi ang pamantayan nila, iba ang structure of learning ng UP or ng iba pang mga exclusive schools natin sa Philippines, ano. And some parents talaga would rather choose sending their children to the most famous school kasi feeling talaga nila may advantage. So parang punta ka sa Ateneo, UST, punta ka sa mga sikat na school, Lasal, whatever. And sometimes they think kasi once you go there, you would really have the highest education. But actually, when we say highest education, the highest education only comes from the Lord. Kasi ang dami pong matatalino, even teachers, professors, ang dami matatalinong tao na after pagdating sa emotion, sa spiritual talagang bagsak. Kaya madali po silang ma-depress, madaling mapagod, madaling sumuko sa buhay kasi they think that's the best school for them. Pero hindi na-enhance yung character, hindi na-enhance yung pagiging makatao, yung morality din minsan, di po ba? So, and that is very important. Pero going back to your question, of course, those parents especially, they have means or money to send their children to
our institution, kasi talagang maganda naman yan. Kasi talagang they will guide your children to be good, they will guide your children to the Word of God, and that's nothing wrong, napakaganda po. Pero let us accept the reality also, mga kapatid, that not everybody has means. Not everybody has the financial support. But it doesn't mean that you send your children to public school or to other school outside from our institution ay hindi sila nagkakaroon ng Christian education. We have to remember that Christian education comes also from home, sa ating tahanan. As the parents, we are the one to teach our children how to have this Christian education. Di po ba? Even Jesus Christ, balikan po natin si Kristo, di ba? When he was young, who was the first teacher? Who were the first teachers? His teachers, he didn't go to synagogue to study. He didn't go to the temple to study with the rabbi, with the priest. He didn't go with them. But Jesus Christ learned because of his parents. Sabi nga po, no, even Maria and Joseph taught Jesus Christ yung reality, yung application of hard work, the labor alone. And even Jesus Christ also folded his, ano po, dun pag, even nung pagka, nung namatay po siya pag, after the resurrection, nakita na nakafold talaga yung gamit ni Jesus Christ. So, Jesus Christ also, talagang nag-practice siya as a child ng magandang education. Doesn't mean na hindi siya nag-aral. But Jesus Christ got the highest education from the Father. Diba? Oh. So, hindi siya dapat nagiging basin. And that is so sad minsan kasi parang minsan binibasis natin yung true education alone sa institution natin. At nakakalimutan natin that true education alone is not only from the institution. Pero if you have means, you have money, you have to send them, that's best for your children, go ahead. Pero kung wala ka naman, pero kasi parang minsan nagiging guilty. Nagigilty yung ibang parents, parang, sorry anak, hindi tama pa tala doon. And I know some parents also na same struggles with me kasi ako, I wanted my daughter to be in AUP. Talagang, I wanted her to be in AUP. Pero, hindi talaga biniyayaan ng Panginoon, Brother Roper, that I really have to send her there. But the Lord answered another prayer that your daughter should be in public school, in CABSU. And I could see how God works with her life. Share ko lang po, ano, this summer, ay nagkaroon po sila ng classes. So, they have classes that falls Friday and Saturday. So there were two sections, and dun siya sa section na yun na fall siya ng Saturday. Friday, Saturday, half day, half day. And what she told me, kasi may mga classmate po siya rin din ng mga Adventist dun sa kanyang classmate. So ang sabi niya, let us write a letter to our professor that we could change our schedule or lipat na lang tayo ng klase. But the two classmates said, sige, sige. But then at the end of the day, after writing a letter and then she sent to her teacher, the two classmates did not write a letter. So, tinanong niya, bakit yung mag, ano, sabi, okay lang, online naman kasi ang klase na ang klase. Online din naman ang service on church. So, mag-online na lang kami. So, while having an online in the class, we're also having online in the church. Which is tama naman kasi walang travel, Brother Roper. It's a good, you know, choices for them. But then after a while, the teacher asked Kyle, sabi nga ng teacher, oh, Kyle, I thought you were three. What happened to your three Adventist classmates? Sabi nga, ma'am, I'm sorry, but I guess blah, blah, blah. But in my part, I couldn't go to Sabbath day because I have ministry in the church and I believe that this is the day that the Lord had made for us to rest. And then the teacher said, okay. Then Friday came. Alam niyo po ba, ang sabi ng teacher, biglang nagpalit ang schedule. Ang schedule nila kanong class nila ay nilipat na ng Friday. Full day. Yes. Only one day. And then yung dalawa niyang classmates tuloy nagtaka. Sabi ng professor, ito ba yung Adventist class? But they were 40s. 40 students in the class. But the teacher pinpointed to them na ito ba yung klase ng mga sabadista? Kasi they were, so yung isang classmate niya na Adventist din sa class na yon ay nalipat ng Saturday. So siya naman ang gumawa ng letter na may lipat sa klase nila. And you can see, God works. Diba? God really works. That's why she said, praise the Lord. If you would remain faithful to God, education comes, you know, from wisdom of God, not from our books. Kasi the books cannot, sabi ko, ang dami nating mga books, ang dami nating mga, what's that, parang mga extra classes na hindi natin kailangan. Kasi when you go out in reality, in real world, you don't need them. Diba? What important thing is, yung character na napag-aaralan natin. So, Brother Roper, it doesn't mean about the school. It's not about the school alone. If our parents could just realize
that they have job to do. I mean, that they have task. Kasi nililiwanag natin sa ating mga kababayan, ano, hindi natin sinisiraan yung mga school. Hindi natin sinasabi na huwag silang magpa-aral doon. Kasi yun yung education dapat nagsisimula sa tahanan. Saan man natin sila pag-aralin, basta't andun yung ating guidance, no, as a parents, no, at pagbutihin natin ito. Na doon sa mga kapatira natin, sister siya, na medyo mahina pa yung kanilang pananampalataya, na kumisan kagaya ng example mo, Saturday ay napasok sila, no? May question yung education sa loob ng kanilang tahanan. That's true. So kailangan dito ay masiayos nila ito, kasi nga yung education dapat nangunguna sa loob ng ating tahanan, sister siya. That's true po. Kasi not everyone naman in our institutions are really having Christian characteristics. Kasi marami pa rin naman dyan. I'm not saying all. I mean, anywhere we go naman, there is no perfect people. There is no perfect na teachers. There is no perfect institution. There is no perfect school. But then, because it is individual choices pa rin. That's why when it comes to education, it's very important that we train our children. Sabi nga, train up a child in the way you should go, because when they were old, they will not depart from the teachings. So why our children cannot understand the word education and the right education alone? Because the parents nowadays are so tired and so busy outside, finding their jobs, earning money, giving everything for their children. So the children also cannot understand the word education. Paano ba ako mag-aaral? I don't need to study kasi we have means naman na parang whatever may happen, kaya ko mabuhay. But then in reality talaga, when it comes to education, it should bring them to our Maker. Like Adam and Eve, di po ba? So when the Lord created them, they were perfect. But because of sin, talaga nawala yung perfection. So the true education should bring them back to the true character of Christ and to have the image of God in their hearts. So yun po talaga dapat ang true education. Sabi nga po, no, if you have your Bible with you, Brother Broper, ayan. So, ano ba yung mga ano? Sabi niya, it's about education, about loving. So, dapat pala pag may true education tayo, magmahal tayo, Brother Broper. Kasi love, di ba? God is love. Hindi po ba? Hindi pala ito, sister siya, yung katulad ng iniisip ng ibang mga parents na trabaho sila ng trabaho, kahit hindi na nila makasama yung kanilang alak, basta makatapos yung pag-aaral, na ibigay na nila yung education. Hindi pala ito yung sinasabi, sister siya, no? Kundi talagang mayroong love na talagang may attachment din. Malimit kasi ito eh. Trabaho ng trabaho ng parents, tapos ibibigyan na lang na allowance, o bahala ka na, basta maibigay ko sa iyo yung education na kailangan mo. Yun ang maling konsepto kuminsan ng mga magulang ngayon. Yes, and the children nowadays, since the expectations really are quite high. Kasi ngayon, dapat pagalingan ng estudyante, magandang school mo, magandang grades mo, before you can be accepted in a good company as well. So, meron po ako naging estudyante na high school student, so she was very perfect. So, she got high grades talaga, all A's talaga siya. She got a lot of achievements and everything, yet she was so afraid. So I asked her, kasi umiyak siya. It was only a job interview. Parang just only for the senior students who got their job interview. And I was the interviewee. At talagang they were so afraid of me na parang, oh my gosh, this is the teacher. So suddenly I asked her, so why are you afraid of? And she said, because my mom did not like mistakes. And then, so what would you do? What if your mother died? And then she said, I would not cry. So why would you not cry? Because my mom would not like it that I would cry. Naman. Diba? And then I asked, so since matalino ka, okay, sobrang talino niya, Brother Broper, tinanong ko siya, okay, imagine yourself that you are in the forest. And then at the back, you notice that there was a bear. Merong oso sa likod mo. Ayan, anong gagawin mo? Sabi niya, of course, I would run. Mga talinong tao to, I would run, ang sabi ko. You're dead. Yeah, mom, why? When I run, why should I die? Because when you run, the bear would follow you and would really attack you. Abutan ka pa rin talaga nun. Oo, grabe. Alam mo, ang daming alam nila, akala nila, ang tatalino nila. Pero when it comes to reality, when it comes to applications in life, when it comes to problems, disappointments, lahat, halos sa matatalinong kilala ko, hindi nila kayang hawakan ang emotional distress.
kasi hindi nila napag-aralan. Oh. Paano ba i-handle ang emotion? Alam nila mag-memorize, mag-compute, i-memorize lahat ng sinabi ng teachers, mag-aral para pumasa. Pero when it comes to application, may karanasan din ako niyan dito, sister siya, ano? Ito na makabaliktaran nung sinasabi mong matalino. Ito talaga mahina ang mahina talaga yung kanyang may mga ganung tao yung mahina yung kanyang memorya. Ako ganyan ako, mahina yung memorya ko eh. Etong ano, meron siyang tatlong anak ano. Yung dalawang anak niya talagang humahakot ng karangalan. Pero yung kanyang bunso ni isang medal. Ay, meron. Ang medal niya yung pagiging masipag naman. Kaya lang, ito yung nakikita kong masaklap. Panay ampuri doon sa dalawa. Ibinibida lagi sa mga kakwentuhan, sa kanya mga kumare, sa kanya mga kilala. Pero itong bunso niya, dahil nga medyo mahina, hindi niya ibinibida, kundi bagkos, inaano pa niya, parang minamak pa niya, hinahamak pa niya. Nahamak. Oh, ano ba naman? Itong bunso ko. Ewan ano ko ba talaga? Kanino nagmana yan? May mga ganyan eh. Oh. So yung bata, ang ginawa naglayas. Ano, naglayas ito. At 2 years bago ito nakita. O nakita ito doon na sa ibang ano na at ipinasok na nila sa rehabilitation dahil sa siyempre na-depress siya na ano siya eh. Walang umaano sa kanya eh, walang kumakalinga. So naalala ko to kasi doon sa kinukwento mo at doon sa binibigkas mong yung love. Nawala na yung love na siya nga sangkap ng tunay na edukasyon. Sana no, kahit ganun siya kahina, hindi siya tinatratong ganun, sister siya ng family. Kasi nga katulad sa dinidiscuss mo, yung family yun ang pinakakumbaga isa sa mga mabigat na gampanin tungkol sa education. Totoo po, kasi children can just think what their parents will tell them. Kaya minsan ang mga bata, once they go to school, they would not believe to the parents anymore. They would say, sabi ni teacher, kasi mama, ganito. Sabi niya nung aking pamangkin. So my brother got, how old was he? 6 years old son, yung bunso. Tapos sabi nung aking brother, anak, wag mong lalagyan ng check tong book ha, kasi bawal yan. Eh, mali yung sagot ng teacher. Mali yung naka-example. Ang ginawa nung brother ko, nilagyan niya ng X. At yung bata, umiyak, sabi niya, papa, sabi mo, wag mo susunod. At nagot kay teacher. Galit, kaga siya nag-iyak kasi sabi niya, sabi ko lang kung susunatan, sabi mo, susunatan mo, nagot ko kay teacher. Diba? The students nowadays don't believe not to the parents. Kaya dapat yung pag-mold ng character natin before pa sila i-send out. Ang problema rin kasi ngayon in our education system, we let our children, 4-year-old, 5-year-old, to go to school. So wala na yung pag-manage ng parents. Kasi dapat pinifill muna ng parents yung character ng bata bago ilabas yan. Kasi once ilabas yan sa school, at the age of 4, kung anong sinabi ng teacher, yun na siya maniniwala. Compare before, Brother Beaufort, during our time, talagang we went to school at the age of 7 years old. Ako, I was 6 that time kasi yung birthday ko, February, so medyo alanganin. So tinanggap ako as grade 1. Ngayon, hindi. Dapat 4-year-old, meron ka ng kinder. Kinder 1, kinder 2, prep 1, prep 2. So ano pa yung alam ng bata about their parents? So hindi na naniniwala ang mga bata sa magulang because of that. Kaya sabi nga po sa atin, no, sa akin din po ng ayan, Job 37 verse 18. And so sa Job, ano po, if you have your Bible with you, Brother Roper, Tagalog po pakibasa sa Job 37:16. So konti na lang po ito. Sige. I mean, napaganda po kasi ng discussion. So it is very huge topic actually to discuss. But then, since we don't have really much time, so... Ano pong talata, sister siya? Job, ano po? So, Job 37:16. Ganito po ang binabanggit, mga kababayan. Nalalaman mo ba ang mga pagtitimbang ng mga alapaap, ang kagilagilalas na magawa niya sa sakdal na kaalaman? Makaganda pala. Yeah. Imagine you po, no, the education that we're learning right now is only about the multiplications that we can see. But God's education for us, for His children, is so vast.
Imagine, kaya mo bang bilangin ang bituin sa lahat? Oo. Parang, kaya mo bang i-measure yung deep ng dagat? Gaano kalaki, no? So parang, the true educational will not limit you to study. Wala siyang limitation, wala siyang, kapag nag-PhD ka na, tapos ka na. Actually, hindi. Walang katapusan ng pag-aaral. And the study alone is not only about the school. It's not only about books. Kasi time will come that books are not important. Time will come also that schools are not gonna be important. So, but then, yung creation ng Panginoon, Brother Roper, no? The creation of the Lord na dapat maibalik tayo. But ba kailangan, sabi nga po sa atin, no? Sa pumunta ka saan? Sa mga langgam. Hmm. Why are we teaching us to go to the ants, di ba? Mga tamad, if you are lazy, ganyan, pumunta ka sa mga langgam. Ano po bang ginagawa ng mga langgam, Brother Roper? Nag-iimbak na nga pagkain nila yun bago magtag-ulan. Para safe sila pagdating na ng sakuna. Oh, yan. Napag-aaralan ba yan sa school minsan? Di ba? Hindi. They're not teaching you to make imbak. They're not teaching you also to save. Because in the time of troubles, you can get something. No? Bibihira na yan ngayon. But the nature will also teach us, di po ba, na merong isang creator. Kaya napakaganda dapat na pinag-aaralan din ng ating mga anak. Hindi lamang books, hindi lamang social media, hindi lamang something. But then the nature alone that will bring back to the glory of the Lord. Sabi po sa atin, no, since love is the basis of creation and of redemption. So while we're learning, we have to acknowledge God's love and God's redemption para sa body sa atin. Di po ba? Sabi nga po sa Luke 10:27, thou shalt love the Lord thy God with all your heart and with all your mind and soul and the strength and with all your mind po. So that's a very wonderful text na kung saan when we go back to the true education, we will be learning to love our God. So wala pong madidepress, wala pong competition talaga, wala pong may anxiety. Sana kapag they would understand the word of true education. Ibig sabihin, Sister Sha, ano? Sabihin, Sister Sha, ang tunay na edukasyon ay yung nailalapit natin sa Panginoon, yung ating mga anak, ating kapamilya. At saka talagang, sa ating Panginoon talaga. Yung tunay na edukasyon, hindi po nawawala yung pag-ibig. Wala tayong, kumbaga, kahit ikaw ay may favorite, huwag mong ipahalata naman, Sister Sha, no? Mayroon ka favorite, huwag mong ipahalata na ito lang lagi mong pinupuri kasi may damdamin din yung isa nating anak. Ano? At, kasi po, the basis, yung basis kasi na magulang na parang achievements, hindi dun sa mabait yung anak, parang mabait ka naman, pero slow ka eh. Puro bait ka na lang. Sana matalino ka rin. Parang sa atin kasi naging batayan natin yung karunungan. Naging batayan natin yung mga achievements. So bakit si ate mo ganito, bakit si bunso ganito. Ang dami niya naabot, bakit ikaw wala. So we tend to compare as well because we think the education is only about achievements and getting what we want to get from the world. Nakalimutan natin that God is the source of the true knowledge. So kung nais daw po pala natin na toong karunungan, Brother Roper, ay lumapit tayo kay Kristo. Oh, ayan. Meron niyang kanta, Sister Sha, na ano, kahit na makamtan mo ang buong sanlibutan, at mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ay hindi rin maganda. Yes, so sabi nga po sa lesson, di ba, kung mabasa mo man ang lahat, nasa iyo man ang karunungan, nabasa man lahat, ngunit kulang ka naman sa kalaman ng kasulatan. Sabi nga, no, the Holy Scripture is the main and the perfect standard of truth. So ang Bible po, mga kapatid, ay huwag nating kalimutan to help us to teach our children. Because in the Bible alone, there is the complete history, the complete story of hell, the complete story of creation, lahat ng stories, love story man yan, war man yan, history man yan, everything, science man yan, ano po, Brother Roper, everything is in the Bible. So we have to use the scripture as the main source of the knowledge of our children. So ang manungkot ng Brother Roper, mismo mga magulang, wala nang tayo magbasa ng Bible, kaya wala naman silang ma-share sa ating mga anak. Eh dapat talaga mga kababayan, ano, mga kapatid, lagyan talaga natin ng paraan na magkaroon tayo ng commitment sa buo nating pamilya, no, para makausap natin, mapaglingkuran natin ang ating Panginoong Diyos. Ano? At dahil nga sa pamilya, ang pinaka-pundasyon ng ating
ng ating tinatalakay ngayon, yung education, ano? Siyempre kasangkapan ng ang pundasyon ng Panginoon at dapat nag-extend sa ating family. No? Oo, at dapat mga kapatid, ano, wag lamang tayo rin magkukulong sa ating bahay. Ilabas din natin sa at ipasok din natin sa iglesia. Nang sa ganon, yung itinuturo ninyo sa inyong family na through education ay mapapractice din. Ano, at madadagdagan pa ito, sister siya. Masarap kasi na lumaki, sister siya, na laging salita ng Diyos ang ating naririnig kahit na tayo ay nag-aaral sa hindi Adventist school. Totoo po, ayan. So tandaan po natin, no, the true education doesn't mean only about institutional school that we have, not only that we can get that from our churches, but also of course the main source is the family alone, the parents. So sabi nga po, mga magulang sa isang tahanan, ikaw ang gabay, di ba? So gabay ang magulang na upang mailapit ang ating mga anak sa ating Diyos, tayo po ang mananagot sa kanila. And let us be reminded sa panahon natin ngayon, sometimes tama pa ba sa daming nangyayari sa libutan ngayon? Ano ba yung pinaka-importante edukasyon na meron tayong maituro sa ating anak? Ito dapat ay mailapit natin sila kay Kristo. Dapat makilala nila si Kristo, hindi lamang ang mga physical knowledge, hindi lamang sa mga books, no? But then they have to realize that there is God in heaven. And I'm sure this time, ano po, ang mga magulang ay nag-iisip, ano nga ba ang future ng ating mga anak? Hindi masamang magkaroon ng mga achievements, hindi masamang mag-aral sa iba't ibang mga school. Ang masama lang dito, sister, siya, kapag kawala sa ating buhay ang ating Panginoong Kristo. Ano? Kaya isang kapo natin, no? Gawin nating sentro ng ating edukasyon ang ating pong Panginoong Diyos. Amen. At sabi nga niya, no? Sabi niya sa isang talata, sister, siya, seek ye first the kingdom of God. At lahat ng ito idaragdagan niya sa atin, ano? Kaya kunin natin, mga kaibigan, ano, yung true education. At thank you, sister, siya, sa inyo pong napagandang pag-share ng atin pong topic ko ngayon. At mga kaibigan, I hope na marami kayong natutunan, marami po kayong pwedeng i-practice, ano? At kung nasasalamin po ninyo na hindi ninyo nagagawa ito sa inyo pong tahanan, ito na yung pagkakataon, sister, siya, na simulan na nila. As a beggar, as an orphan with no home.